So what's up guys, andito naman tayo sa panibago nating video, reaction video, analyzation or what, review or what, hindi ko alam kung anong tawag natin dito, pero eto na, panibagong video, Harlem vs. Damsa sa Sunog at sa Kumu, I think sa kabilang bracket to. Okay, so insights na tayo agad. So para makapag-start na tayo agad, insights, para sa akin style clash to kasi kilala naman natin si Damsa, di ba? So siya yung self-proclaimed na flow king, di ba? Si Harlem naman, siya naman yung self-proclaimed na slant rhyme king, di ba? So sa mga di nakakaalam, no, si Harlem ang nag-originate ng, or di ko alam ha, kasi sabi ko nga, di ba, sa mga sabi ko dun sa, alam ko, in-explain ko na to sa last review ko, last review or last feed. Sabi ko, si Harlem ang nag-start ng slant rhyme, hindi si Zaki. Kasi si Zaki lang yung mas nakilala. So, para sa akin, ayun, dahil nga hindi naman ako, 2016 onwards lang naman ako nag-start manood ng mga battle rap. So, hindi ko alam. Pero based nga sa mga sinasabi nila, sila nga yung nag-originate ng mga style na ganito. So, para sa akin, sa sulat, sa written, tsaka sa punchlines, para sa akin si Harlem. Okay, insights ko to. Harlem insights. Harlem sa written, tsaka sa punchlines. Pero, kung sa delivery, sa flow, sa jokes, Damsa tayo. Pero si Damsa, meron na rin itong pa-konti-konti or pa-isa-isa na ano eh. Na maganda rin yung mga angles ni Damsa. So, para sa akin, 50-50 to. Ito yung, para sa akin siguro, dikit yung laban na to, yung resulta ng laban na to. Pero, tournament to, kailangan natin pumili. Para sa akin, Damsa. Damsa ang lemado dito. Papaulanan ni Damsa to ng rap skills para sa akin. Yun, para sa akin, Damsa. Damsa dito. So, umpisa na natin. We got Damsa! Harlem. Listen, Harlem won the coin toss. It's on Damsa. Round one. Action! Shout out sa IS Food House muna. Shout out sa ano ko, sa Yo, game? Hey. Pasensya na sa mga problema na nangyari noong nakaraan. Mahirap palang buhatin ang mag-isa ang problema. Kasi hindi lahat magaan. Dagdagan mo pa ng paghahanda para sa laban, URCC at kumugan. Akala ko talent din ako ni Kuya Germs kasi halos wala nang tulugan. Kaya naman salamat sa inyo. Tinulungan nyo ako makabangon, kaya ngayon babawi ako. Tignan natin tong isda kung sasabay sa alon, game. Yay! Ang ganda nun. Maganda yung umpisa niya, no? Kuya Germs, walang tulugan. So, dating show yon ni Kuya Germs, nabubuhay pa siya, yung walang tulugan. So, kung naabutan nyo yun, nagigets nyo yun, or kung napapanood nyo yun, nagigets nyo yung linya na yun. Tapos, yung next na bara niya, tingnan natin yung isda kung makakasunod sa alon. So para sa akin, dun sa linya na yun, para sa akin, magpo-flow siya. Papaulan niya ng flow yung battle na to. Hindi ko alam, hindi ko pa to napapanood. So para sa akin lang yun, based dun sa linya na yun. So tingnan natin. Okay, game, talpa ka na! Basta meron ding commission. Kasi bukod sa pagiging battle MC, isa yan sa kanyang mission. Manghikayat ng kaibigan para formal yung permission and max mo magiging bike. Yan ang solid niyang ambition. Kaya Harlem, idol, pa-burger ka naman. Nag-evolve na tong rapper to online kawatan. Hanip. Kaya naman pala demanding na sa budget, daig pa pala neto si Elon Musk sa dami ng mga racket. Pero bakit sa tuwing bumabattle? Elon Musk. So guys, mga di nakakaalam, si Elon Musk ang pinakamayaman na
pinakamayaman sa buong mundo. So, siya yung pinakamayaman kasi nga ang dami niyang business, ang dami niyang racket. So, ayan. Para kang nasa struggle. Dahil ba wala kang R? Mate lang yung mater? Bate lang yung batter? After lang yung after? Pero pag droga na usapan, napopronounce mo yung lighter? Nagkamali kang ibalik. Ako sa katinuan, kaya mas lalong nasabik na ikay mapagbuntunan. Malakas yun, ha? Malakas yung linya na yun. Mali kang ibalik. Ako sa katinuan, kaya mas lalong nasabik. Bate lang yung matter? Bate lang yung batter? After lang yung after? Pero pag droga na usapan, napopronounce mo yung lighter? Nagkamali kang ibalik. Ako sa katinuan, kaya mas lalong nasabik na ikay mapagbuntunan. Oras ng paniningil, bersong makahulugan. 50-50 ka na sa akin, pero walang hatian. Kapag walk yung track, buzzer agad ng mga beater. Palibasa mga filler na nagpapanggap na teacher. Kesyo daw mali deliver, kahit di na mag-repeater. Kung flow ko ay naging killer, aagos na to sa river. At nung laban nyo ni Masta, naging food drip ka lang na parang pasta. Ngayon kalaban mo si Damsa, dapat alam mong ako'y Madsa. Unang lapag pa lang sa Dasma, rumagasa na parang Mazda. Kaya makikitil to kay Saddam, kaya Saddam ka dadaloy, kaya masad ka. So yung reference na yun, no, ginamit niya naman, yung Mazda, Saddam, Mazda. Ayun, yung Mazda na yun. Si, kasi alam, kung hindi nyo panapanood, no, ginamit niya na yun sa Speechio Bars. Alam ko, Speechio Bars yun. Kung hindi nyo pa napanood yun, search nyo na lang Speechio Bars Damsa. Puta, naubos yung beat doon. Si Damsa hindi pa tapos mag-rap. So, ang lupit ni Damsa doon. Doon niya nabanggit yung Damsa, Saddam, Mazda, ayan, doon yan nabanggit yan. So, parang pamilyar sa akin yung linya na to. Ganyan mag-nameplay, Lem. Hindi lang basta yung flip. Underdog na nasa top, kaya hindi mabibit. Stilo mo, may yung sa'yo mapurol. Oo, matalas ka na sana kung hindi ka buror. Kung usapang teknikalan, sige, sa'yo na. Pero pagdating sa lirikalan, pare, kulang ka pa. Mapipilitang dumistansya sa hindi mo tansya, tsaka talagang mapapalabang ka sa duelo ng di handa. Tsaka, ulul, hindi ka veteran. Huwag kang masyadong happy. Fuck you, hari ng slant rhyme, yung kine-claim mo ay copy. Isa ka lang sa dami na Pilipina parami. Paano sasabay sa alon kung tangan ko ay tsunami? Nasanay ka sa lalim na hindi mo pa alam. Sumisid ka sa drum, ngayon kalaban mo ay dam. Oo, ikay isda. Kaya isang timba ka lang. Okay. So parang nawala si yun yung round 1 ni Damsa. Parang para sa akin parang nawala siya or may mga spit, may mga line siya na hindi na spit. So konti lang din yung suntok. Ito yung sinasabi ko diba kanina. Pa konti-konti lang yung mga suntok na ito ni Damsa, pero sa flow tsaka sa delivery okay to eh. So ibibigay ko ng 7 to itong Damsa na to, yung round 1. So, pakinggan natin si Arden. Lighter daw! Napopronounce ko pag ako'y nag-a-addict. Yun na yung bars mo, gago? Gago, pag nag-a-addict ako, hindi na ako gumagamit ng lighter. Nagka-cards na ako. Sige, hindi ako mag-a-addict para sa'yo. Sabi mo dati, sa laban niyo ni Click D, wala kang bars. Kaya purong rap skills lang ang masasaksihan namin sa'yo. Hanip Brad! So yung flow mo, hindi pwede ikumpara sa dagat kasi wala kang lalim. Baka kaya siguro madalas kang ina-undercard. Alam mo saan mas bagay ikumpara yung flow mo, ha? Sa indoor water park. Kasi walang flow-flow sa akin, tanda mo, pinapasunod ni Poseidon ng Agos. Microphone na Shadow Fiend, and in the presence of the Dark Lord minus form ka sa Armob. Pagpipira-pira sa'yo yung kita, pagkita nyo sa katawan niya, para kayo sumilip sa kaleidoscope, halos dudurugin kita, pinong-pino on some cellular level shit, kailangan nyo ng microscope pagkatapos. Kasi masyado ka ng matagal na hinirang na flow king, kaya king ina mo, outdated ka na. Di po akit nag-aala flow jig ha, eh upgraded ka na. Ating level di magkapantay, kumbaga sa building, ating flow magkaiba. Kahit umamang ka sa driving lane ko, for floateran kita. On some tone. So,
humarang ka sa driving lane ko, floateran kita. So, naging basketball, no? So, alam niyo na yun. Sa mga nagbabasketball dito, alam niyo na yan. Pag sumalaksak ka, pag may humarang, hindi mo na itutuloy sa laksak mo, di ba? Floater mo na lang yan. So, ayan. Ay, umamang ka sa driving lane ko, for floateran kita. On some tone ni partnership, papatayin kita ng V10s kaya galing-galingan mo magbe-battle, bitch! Pauulanan kita ng bara all night long! Easy! Tawagin niyo akong Lionel Rich kasi kahit 2022 na sa dam, para sa'yo this will feel like 2006. Bakit 2006? Kasi yun yung taon, natay si Saddam Hussein. Ikaw lang ang kalabang ko na pag binersan ko, puta, kailangan ko pang i-explain. Talhanap mo, pagalingan ng rap skills, pwes ngayon pagpapraktisan kita ng lyrics. Kung no-fly zone ang pinatupad ni Saddam sa Iraq, ako ay stealth bomber and I'm flying out of limits. Ito ay public execution sa Kumu, I leave you hanging by the ceiling, di ka maka-count out, ito ay countdown ng yung dying final minutes. Kasi punches ko, pang punch out, make you look like Gabby J. Pag ni-knock out kita, di lang 10 counts, put you in a coma, tulog ka for 10 months, I'll make everybody pray. Kasi ang labanan ako, maramang malamang sa malamang suicide yung maaabot. Para kang nakipag-shadow boxing, tas kalaban mo si Noob Saibot. Flawless victory sabay brutality sa combo ko, okay, game over, bro. Flow King versus Landmine King. Sasakupin kita, tiyo overthrow. Punches per punches, kahit bilangin mo pa ng blow by blow, pag dongdang binasag ko, dugo ang mag-overflow. Kasi, masyado ka ng dugo ang mag-overflow. Okay. Hindi ako nag-react kasi hindi ko nag-gets yung mga bar, yung mga linya, yung mga bars. Pero based sa mga reaction ng judges, no, parang mapa-react sila. So, I think nakukuha nila, nagigets nila yon. Pero para sa akin, hindi. So, yun lang. Overflow. Kaya naman, sa mga sinasabi mo, di pa pwede yung ganyan. Nag-inaano mo yung pagsusugal ko. Bakit? Tatalpak ka ba man? Kaya, you can't go the damn distance. Di ka aabot sa akin ng round 12. Magmumukha ka lang crash test dummy na bumangga sa akin ng Lambo LP na 500. Kung ikaw nanununtok, maksipahin ko mukha mo dito sa battle na mala-dumbfounded. Kasi, huwag mo masyado damdamin ang mga sinasabi ko kasi di ako yung typical na nilalang. Kaya ka masyadong sensitive sa mga bagay-bagay kasi masyado mong dinadamdam. I'll fucking put you in a damn box! Parang malaki picture file sa Instagram, kaya wala akong pake kung kumpare kita, pakyo ka, and I don't give a damn! So, ayun yung round 1 ni Harlem. So, di na ako mag-explain. Nakita nyo naman sa panonood ko na medyo hindi ko natripan yung mga linya, di wala akong masyado nag-gets. Pero tapos nag-stutter pa siya ng konti, may mga linya pa siya ata na nakalimutan. Para sa akin, tabla yung round 1. 7 din ang ibibigay ko kay Harlem sa round 1. Tignan natin yung round 2. Dugo-dugo? So, hindi ko in-expect na ganung Harlem, ah. In-expect ko mas mataas na level na Harlem. Pero, yun. Tignan natin. Ang galing ng punchline. Wala kang R. Kaya dapat Slantheim. Tapos patay na raw si Saddam. Yan ba yung kinuweto ng papa mo? Tanga, buhay pa si Saddam. Nagkantutan nga kami ng mama mo. Sorry, pare. Okay, round 2 na. Pag-usapan naman natin yung mga out of this world niya na bara. Kagaya nung isdang sumasabay sa flow. Pero pag ahon, dragon na. Nice! Nag-improve na si Harlem. Palakpakan naman natin siya. Dati, tanga ka lang. Ngayon, tanga-tanga ka na. Go-go for na long hair. Huwag mo nga kaming binibiro. Alam namin na long hair ka, pero mas mukha ka pa rin hito. Tsaka malamang, gagamit din niya ng reference about sa sabong na ako yung manok ni San Pedro. Kilatis na kita, Chong. Pag tilaok pa lang, mas maaga pa siya sa sikat ng umaga. Walang respeto sa sariling pagkatao. Babangon kahit yung ilong niya nakahiga pa. Kasi siya daw ay legend na sa liga. Ha? Kwento mo kay Enigma.
Nakilala ka lang dahil kay Wanta, pero maliban doon, wala na. Tsaka walang veteran sa akin. So, Wanta. Baka di niyo pa nakikilala si Wanta. Si One Lazy. Si One Lazy yung... si Harlem. Katandem niya si One Lazy sa 2x2 1 noong 2012. Kalaban nila doon. Yun. Kalaban nila doon sa finals Team SS. Na sila... Shay Smug sila nag-champion. So, ayun. So, sinasabi ni Damsa dito na nakilala lang si Harlem dahil kay Wantamat. So, yun. Mas veterano ako sa'yo. Mapakalye entablado lalo sa mikropono. Laki sa game, kaya mas game ako kung susubukan mo. Ikaw ay lame kasi pang game yung kanta mong binubuo. Sa history ng battle rap, ikaw lang yung pinakawak. Sa iilan mong inambag, wala pang R yung tumatak. Kadali niya makikita mo... Wala pang R yung tumatak. Eh, syempre wala talagang tatatak na R kasi nga bulol si Harlem sa R. Gago talaga. Lamang lang yung sindak, magmimisto lang inimbak itong panggato ngay si Bak. You're such a lame walang flame na idinulot sa game. Stilo mo simple and plain, sige sa'yo na yung fame. Pero kung titignan maigi picture mo sa future, walang frame. Malas mong ako ang nakalane, kaya mag-game mo ay pain. Kaya anong hari ng slant rhyme? Hindi ka pang grind time. Kinakat mo sa prime time, mga wak mo na punchline. Food drip to like sa fine dine, alive life, naka-live crime. Tutokarbine sa iyong back spine, suicide note iyong fan sign. Handa na akong makipagbanggaan, ng utak sa utak. Sulat ko ang panukat na pangmulat sa talukat. Sawa na ako sa lusak na maburak sa pag-usad. Di tayo magkatulad sa pag-unat, hoy makupad. Sunugan sa kumo, literal. Lahat ng nakahanay maaabo. Tatalunin mo ako sa laban kung itong laban ginanap 11 years ago at last. Pakisabi sa ghostwriter mo, matagal na akong asar. Pag sinulatan ka niya ulit, please lagyan niya naman ng R. So, mas malakas tong round 2 ni Damsa. Pero, konti pa rin yung suntok para sa akin. So, 8. Bibigay ko ng 8 tong round 2 ni Damsa. Pakinggan natin yung round 2 ni Harlem. R! Wala daw akong R. Napaka totoo mo naman magsalita. So, ikaw yung realist. Oo, wala akong R kasi dito sa battle na to, tangina mo ako yung illest. Damot niyo sa akin, alam niyo. Tanda ko mga mukha niyo. Yeah. Alam mo yung sinabi sa illest. Napanood mo yung review ni Apok sa laban niya ni JD? Ang sabi niya daw, kaya nanalo si Damsa kasi he was wrapping circles around JD. Wow. Pinaikot-ikot mo lang pala kami sa pamamagitan ng map mo nung araw na yon. Malamang sa malamang, dahil nanalo ka, magsistick ka sa same game plan, ganon. Pagalingan lang pala ng rap skills at flow ang hanap mo kahit walang masyadong lalim. May patan dito ka ngayon. Dapat ito ka sumali kay Aba doon. Kasi kung may chance ka manalo, putang ina mo, baka doon. Kasi... So, Aba doon, sa mga hindi nakakaalam, Aba doon siya naman ang founder or ang host ng isa pang battle rap na may beat na Bahay Katay. So, alam ko dalawa pa lang ang nagcha-champion doon, si Smug at si Don Pau. So, si Don Pau naman, pumasok na siya sa Flip Top, debut battle niya against Zaki. So, ang ganda rin ng laban na yon. So, grabe yung Don Pau. Self-proclaimed naman niya na punchline king. So, pero sobrang dami talaga sumuntok yon, sobrang dami talaga ng mga linya na tatatake. Hanggang ngayon, tumatak pa rin sa akin yung mga punchline niya kay Zaki. So, yun, marami at least sobrang dami talaga na. Di ko na sabihin, i-review na lang din natin yun ulit kasi na-review ko na yun sa nakaraang channel ko. Yun, isa yun sa malalakas si Don Pao. Yun, Aba Don sa Kabahay Katay. May chance ka manalo, putang ina mo, baka doon. Kasi... kasi kahit ano rap skills ang gamitin mo, patibag ka sa akin sa gantong liga. Kahit magpalaliman tayo, mauhukay mo lang sa akin, mga gintong mina. Flow King versus Land Rhyme King. Match daw, ulul! Magkaiba ang gintot pilak, tutunawin ko yung corona mo, tapos gagawin kong gintong pipa. Siya alam mo, parang si Smaglas. Nakakasulat siya ng rap na bago. Papawinig sa'yo yung rap niya. Kahit walang beat, tas maraming tao. At least is magpabilis malutong, pero malinaw ang sinasabi. Ikaw, flow ka ng flow, kaya nag-uumapaw na din kasalanan mo kay Maring Cathy.
Parang laging nagde-demo, kaya madedemolish ka. Kung kilala mo akong salbahe sa battle map, pare, ngayon ako'y demonic na. Try to run circles around me in this ring para kang bumangga kay Sonic, brah! Di uubra yung flow mong pang Laguna Lake sa Ilog Pasig flow kung sobrang toxic na. Kasi oo, oh, pagdating sa kamao at suntukan bars, ikaw ang pila ka the best. Walang body shots sa akin, gago. Baka di ka manalo sa akin sa chess. Sige, subukan kong galing mo sa reference. Sige, te-testingin kita. Sa ako masyado ka lang sa boxing, kaya re-wrestlingin kita. Pag ikaw nag-throwback, sobrang dungis. Pag ako nag-throwback, German suplex. Tsakbali ang iyong backbone. Punches ko mas madami pa ang landing kaysa sa mga headshots ni Al Snow. Kasi kung tatapat mo sa akin yung rap mo na may water gun flow na sa totoo lang, brother weak, I shoot like Booker. Di yung sa Phoenix Suns, puta, I'm bringing the Harlem Heat. Walang witty-witty sa aking kalmadong killer build, siyento po siyento eh, kay 50-50. Ako ang godfather, kaya pag ikaw binitchlap po, I'll show you pimpins easy. Mala professor aking dribble schemes, I am taking you to school, kid. Fuck you up, rim shots on some Erica Badu shit. Para kung matalas pa sa angas ng Razor Ramon na naka-toothpick, ako'y matandang Bruce Wayne na nilabanan mo sa putik. Kasi, kita mo yun, kahit slant rhymes ang gamit ko, straightforward sa mga punches ko kung kaya't. Di uubra sa akin yung rap mo na paligoy-ligoy flow na flow lang ang atake, Brad. Kasi lunsa na bang meron to, kung titimbangin at kukumpara mo sa akin, Cap, sa dami ng kaya kong gawin sa retains, puta kukulangin kumpanya ni Michael Scott. Hindi mo alam yun, no? Paper company yun, mang-mang! Total, di ko kayang basagin mukha mo sa battle, babasagin ko yung diskarte mo na lang. Habang nagte-training ka sa gym, pe-play ko yung album ni Badang. Para yun ang makaalala mo pag binabalibag na kita mala URCC. Aking ilalaglag, una ulo, itong pride ng lag, Guna City. Kaya pag naglag, utak needy, siya'y tinotopak na sa buhay ay maging quitter. Kaya pag di nakinaya nitong manok ng San Pedro, pakinalaw na lang siya sa St. Peter. Ender. So mas malakas to, round 2. Pare silang umangat ng performance sa round 2. Nung una, akala ko patay na naman yung Harlem. Pero nung gitna, nakuha na niya yung momentum. Nagsunod-sunod yung mga punchlines. Ibibigay ko kay Harlem to sa angles tsaka sa suntok. Ibibigay ko ng 9. Ibibigay ko ng 9 to. So, 7, 9, 16, tsaka 7, 8, 15. So, tabla nung round 1. Round 2 Harlem, pakinggan natin yung round 3. Dalaw na lang sa St. Peter. Puro flow na naman, nabamatindi. Remind lang ito, meron ng flow king, wala pang flow G. Kaya, Lem. Saka dinamay mo na naman si Kasi. Inaano ka ba nun? Pag-uwi ko, magagalit na naman yun. Yo, mga pala si Harlem, taga Pasig. Uy, wala yung sounds. Wala yung sounds. Inaano ka ba nun? Pag-uwi ko, magagalit na naman yun. Yo, mga pala si Harlem, taga Pasig. Ay, wala talagang sounds. So, wala ng sounds yung gitna. Ba't kaya? Kung ako, niloko ko, asawa ko, ikaw, niloko ka niya. Sakit nun. Try mo ipapiti para agarang ma-abort. Sa lahat ng sukat, ilong mo lang yung may long pero short. Hindi lang. Round 3. Sa wakas! Sa sarili mong hinain, ikaw ngayon ang napasubok. Ninong Ray, eksulugan. O diba magaling kang magluto? Pero paano yan, di ka hurado. Tapos sa iba, ikay tablado.
Mapabattle rapo o entablado, lagay mo sa akin, delegado. Paring Looney, kala ko ba bully? Di na yata makaporma. Di ba sabi niya, pag battle rap, wala munang magtropa? Kaya dali, awayin mo ko. Ilabas mo yung Harlem na siga. Kasi kapag ako nag-init sa'yo, iiyak ka ng mantika. Feeling rapstar ang puta. Sa mga bago kong makalait, o ngayon ako kaharap mo, bakit di ka magalit? Gago ka? Medyo nawala yung mga linya. Teka lang. Maganda ng pasok niya doon, nawala siya, nag-joke siya, tapos bigla niyang inamin na medyo nawala yung mga linya. Sino ba mga tinalo mo? Para yung mga linya. Medyo nawala yung mga linya. Teka lang. Sino ba mga tinalo mo? Para mag-angas ka ng ganyan. Si Balakid nga walang nasabi sa akin eh. Nagyabang ba ako ng ganyan? Palay pagbubuhat ng bangko. Pero sa sarili niya, hindi. Sa susunod na magbuhat ka ng upuan, idiretso mo na ng bigte. Pilit itinataas yung pride. Parang price ng gasolina. At speaking of gasolina, gasoline boy ka dati, di ba? Alam mo paano ako nalaman? Doon sa dati mo nililigawan. Na binasted ka kasi ultimo counter nyo, nagawa mong counter rin para nakawan. Kaya ka pala pinipilahan, kahit di ka nasasakyan. Kasi dati ka nang pinipilahan ng maraming sasakyan. Tapos sabi niya kay Tiny, sobrang taas daw ng standards niya. Baka standard mo pang electric fan, puro kahanginan lang ang binuga. Kaya ulol, mamamatay ka ng bulol. Ikisakol ng masukol, paghahatol sa iyong kahol ay napapagay lang sa lumang ataol. Huwag nang piliting maihanay ang sarili mo sa linya. Bawat durako ay laninya na magtatangan sa labi niya. Huwag na subukan pa ang alon kung akala mo pating ka kung gusto mo rimat sa ahon, pero after nun, libing na. Okay, freestyle na lang. Taas kamay, sinong agree? Pagbibigyan sana kita, kaso yung style ko, di na free. Yay! Okay. So, di ko alam kung bitin talaga yung round 3 or tinapos niya talaga or di niya na-speak yung mga sulat niya. Pero overall, sa round 3, bigay ko pa rin ng 8 kay Damsa. Hindi naman siya totally nag-choke eh, di ba? Nakasingit naman siya ng freestyle doon. Sobrang baba naman kung bibigyan ko siya ng 7 kasi may mga suntok naman na pumasok tapos yung crowd reaction. So para sa akin 8. So anong score ko? 7, 8, 8. So 22 sa all 3 rounds ni Damsa. Kay Harlem naman 7 tsaka 9, 16. 6 points na lang kailangan ni Harlem para tumabla. 7 points naman para manalo. Tignan natin. Okay. Yung pagtira ko sa mga bago, may napili niyang gamitin na angle. Ang pinagkaiba nun, bago ka din naman. Bagong labas galing retirement. Kaya naman yung mga banat mo, yan pa yung pagiging gasoline boy. Sobrang lame yan, tol. Sensya ka na, hindi ako masyadong nagtagal doon kasi masyado akong flammable. Alam niya na, round 3. Ready? Yes. Kano katagal ka na sa rap game? Matagal ka pa yata sa akin, no? Well, talaga naman. Kitang-kitang dami nang natutunan. Halatang-halata sa pagka-rapper mo. Alam mo ba't ko natanong to? Kasi gusto ko lang malaman, Dam. Alam mo ba ang ibig sabihin pag sinabi na plus one? Ibig sabihin nun, isa lang ang isasama mo. Yun yung plus one mo na guest. Tanong ko sa'yo, ano nga magkano presyo kada isa ng swab test? Nasa 2K isa nun, bro. Ubis na 4K, 6K na kagad ang gasto sa inang organizer.
Tapos nung huling event, sinama mo na si Maring Cathy, sinama mo pa si Jessica Soho, puto. Dito sa sunugan, isa lang ang batas na sinusunod. At dapat ang pagsunod nun walang sorry-sorry. Basta may isasama ka na ibang babae dito, dapat iaalay mo kay Georgie Porgy. Pero balik tayo sa plus one. Diba, I just one, nagsama ng tatlo. Ngayon, intindihan pa namin yun. Siyempre, di pwedeng hindi. Eh, ikaw! Hindi ka makaintindi. Parang kang PWD. Tapos ang lakas niyo pa pumood trip dito. Naik niya ba dito nag-date? Asang kapal ng mukha, putang ina, nag-uwi pa ng chocolate cake. JD nag-uwi. Floking kapag nalalaman. Umubos ka ng choking, putang ina, daig mo pa nasa handaan. Kaya pala, dito boxing soccer, kaya sasampaling kita ng yellow card. Mababaliwan ng pizza, puta kala mo siya nagpabili ng yellow cab. Kaya pala pag nag-rap ka, daig mo pa yung energy sa ng rabbit sa battery na ever ready. Kasi bago kumatil, putang ina, nakakatatlong bak siya ng peri-peri. Masarap ba yung hoisin sesame sauce, friend? Kaya alam mo, ano punot dulo dyan, ha? Hindi ka nagloko. Kaya kailangan sana samahan ni Mare sa lahat ng lakas mo. Gilti-gila mo ang kakaalalay sa kung sino-sinong babae, kakapanganak lang ni Mare, siya alalayan mo. Hindi ko hinuhusga ng pagiging unfaithful mo. Ang kaso, ang tanga mo kasi, buta nagpahuli ka. Dati, yung flow mo namamangka lang sa isang ilog, ngayon nagmumulti na. Ang tanga mo na ang kakalaplap sa kung sino-sino na babae. Pag nagsabay ang high tide, pati ang high times, malalapa ka kay Nanawe. Ang ina-flowing ka na bang ituwing pocket yung flow mo ay kung saan-saan ilog kumaalagwa? Eh kaya ka lang naman naging flowing kasi isa ka sa pinakaunang frustrated na sumpa ng chakra. Ang ina, I mean, what's a fucking flowing? Dugtong ko lang pala sa round 3, no? Napansin ko lang, naalala ko lang. Hindi pala siya nag-flow, no? Si Damsa. So, na-expect ko mag-flow siya. Pero hindi. Ayun, hindi pa tapos yung round 3 ni Harlem, pero ibibigay ko na kay Harlem to. Ibibigay ko to ng 9 kay Harlem. Kita naman sa suntok. Tsaka sa jokes. Maganda, maganda. To a fucking fire breather. Oo, comeback mo is real, pero sa akin ay much realer. Di porket nang aliwa ka, eh pwede ka nang tawagin na left fielder. Pag ako nang aliwa, sumabay ka pa. Clutch, pasok! Parang Derek Fisher. Kasi flow out of meta, parang gago, nagpo-flow ng walang beat. Mga nakikinig sa'yo, ang ginagawa, panay-skip. Hindi ka maka-count out, ikay tatap out, walang time out o kahit time burst. Pagkatapos ka dito, sa member ng 50 kilas, yung 50 kilas magiging 49ers. Tama yun, ha? Hindi ako nagpo-flow-flow tulad ng mga ginagawa niyong atake, Brad. Gusto mo akong subukan sa flow? Sige, kulab tayo sa isang truck. Yeah. Yeah. Oh, ayun yung battle. Yun nga. Para sa akin 9 kay Harlem. So 7, 9, tsaka 9, 26 to 22 nakuha ni Harlem to round 2 and 3. Pakinggan natin mga judges. Alright! And we came to a final decision. It is 5-0, and Harlem advances to the semifinals. Congrats! 2-3. Para sa akin, 2-3. No? Round 2-3. Pakinggan natin yung judges kung round 2 and 3 din ba yung naboto nila kay Harlem. Congratulations! And we's about to take it to the judges. Ayun. Round 1, binigyan akong tie, all 7. So, nagulat ako doon, round 1 tie na all 7. Di ba pares kami ng score? Ay, tuwa ako kasi sabi ko nga, di ba, si Apoc ang pinakagusto kong mag-judge sa mga battle rap. Lalo na sa flip-top tsaka sa mga tournament like sa buhay, mga ganyan. So,
Natuwa ako kasi parehas kami tie sa round 1 tapos 7 pa yung score. Happy lang. For both MCs, Damsa, gusto ko yung lighter, la trip yun. Yung Elon Musk, maraming racket, solid yun. At kay Harlem naman, ayun, yung mga dam name play. Tapos yung dugo, mag-overflow, sadap yun. May mga moments. Pero sa banda dulo, weak finish from Harlem. Yun, siguro he would have edged that kung he ended it stronger. Round 2, strongest round naman ni Harlem. Binigay ko sa kanya, 9-7. 9-7 naman. So parehas pa rin kami sa round 2 na 9. Pero ang binigay ko kasi kay Damsa sa round 2, diba 8. So happy pa rin ako kasi parehas kami na kay Harlem 9. Doon naman, tingin ko nag-pick up siya ng momentum, gigil. And not only that, yung material, tingin ko yun yung strongest round niya rin sa buong battle. Ayun, yung gintong pipa, yung chest, yung throwback suplex, yung Harlem Heat, yung Erica Badu rim shot. Ayun, kung kilala niyo si Erica Badu. Ayun, ang dami yung lines doon na maginto din kay Damsa, ayun, yung mga, yun, yung rhyming talaga, yung, not to mention the internals were prominent, pero punchlines talaga all day from Harlem. And round 3, 8-7 in favor of Harlem, yung angle yun. 8-7 kay Harlem, dito kami hindi nagkaparehas kasi binigay ko sa round 3 ni Harlem is 9, diba? 9-8 parehas. Yung specialty kumbaga ni Harlem yung third round yung sa yung plus one, wag ganun Dams, pero joke lang, pero ayun, and not only that, kahit joke time, kahit clowning, pero paano niya rin tinatapos yun, he came out hard, pause sa ano, sa round 3 yung flammable, namamangka, tas mumulti in Derek Fisher shit, yun and 80-70 in favor of Harlem. Yun, ako po si Ron Henley. Unang round, tinabla ko yung unang round nila, 8-8. Tabla talaga yung round 1 eh. Kahit ako tabla yung in-score ko dun, diba? Gusto ko yung sinabi ni Damsa dun yung slider. Kasi alam naman natin kay Harlem yung mga, yung mga artifact eh. Pero yung pagka-presenta niya nung ano na yun, yung lighter na yun, yung sariwa, okay yun, ganda. Second round naman, 8-9, favor naman yung kay Harlem, nanalo dun sa round 8. 8-9, so parehas kami ng score ni Ron sa round 2, 8-9, in favor of Harlem. Si Harlem, nagustuhan ko yung throwback na ano, German suplex, tas yung mga wrestler na references. Namiss ko lang marinig yung mga references nila, sa Razor Ramon, yung mga ganun. Kaya yun, isang plus yun sa akin sa second round ni Harlem. Pero yung kay Damsa dun, ganun pa rin. Nananatili pa rin yung same energy niya. R-Defect pa rin yung iba sa mga binabato niya kay Harlem. Same. Pag ginawa ko, 8 lang din yun. Third round, doon na nagkatalo. Tinabla ko na lang yung ano na yun, yung round na yun. Although, lahat, pareho silang entertaining. Ang ganda ng ginawa ni Harlem. Yun lang. Sa round 3, hindi ko siya tinabla eh. Kasi kita naman na lumamang si Harlem doon para sa akin. Harlem doon na yung pang plus one nga. Ang ganda nun. Ang overall nito is 80-83. Favor naman nito ni Harlem. Kaya, congrats Harlem. Raps Damsa. Yeah. Ayun, binigay ko lahat ng rounds kay Harlem na may overall 94-70. All 3 rounds kay Apex Harlem, no? So, magkaiba kami, 2-3 lang sa akin Harlem. Shoutout sa mga malulupit na linya. Ang nakakatawa yun, yung round 1 kay Damsa, yung lighter. Natawa rin ako doon sa online kawatan. Pero may mga magaganda rin ano, linya si Harlem doon sa round 1. Katulad ng shadow boxing, noob saibot. Kahit dugo mag-overflow. Pero ayun, yung hindi matatawaran talaga yung rapping ability ni paring Damsa. Kahit na parang kinulang siya sa mga kalidad na linya, sumabay pa rin siya. Pero ayun, round 2, pati round 3, halata naman na kay Harlem yun. Magaganda yung linya niya, yung throwback, ganda nun. Pati yung Bruce Wayne na nilabanan sa putikan, panood ko yun. Ayun. Pati yung Ender na manok San Pedro, St. Peter. Ayun. Harlem, congrats sa pag-advance. Yes, saludo pa rin parang dami sa'yo.
Yo, binigay ko yung boto ko kay Harlem. Pero sa round 1, binigay ko yung boto ko kay Damsa. Para sa akin, sa round 1, ang score ay 8-7 in favor of Damsa. So, parehas naman 7. Pero Damsa naman yung score ni Abra dito. Gusto ko yung mga linyahan din ni Harlem na pag binasag ko to, ang dugo mag-overflow, tapos yung segment niya ng dam. Pero parang mas, kung may punches na pupuntos, parang mas pumunch, mas lumamang ng gahibla si Damsa sa round 1. Kasi mataas din yung puntos nung ginamit niya na angle na pag-droga usapan, nang mapronounce mo yung lighter. Yeah, tapos yung simple lang, pero pupuntos pa rin. Sa dam ka dadalo, baka masad ka, matalas ka kung hindi ka lang buror. So, so parang para sa akin gahibla, lumamang si Damsa sa round 1. Round 2, 8-7 din, pero pabor naman kay Harlem. Gustuhan ko kay Damsa yung, sabi mo naman sa ghostwriter mo, lagyan niya ng R. Tapos si Harlem naman, mas marami siyang nabanat na para makapanakitdamdamin kay Damsa. Yung mga, sa flow, sa liga ni Abaddon, dapat doon ka na lang sumali, may mas mataas chance mo baka doon sa flow, sa liga ni Abaddon. Tapos try to run circles in this ring, parang si Sonic bra. Tsaka ang ganda ng segment na wala akong masyadong alam sa boxing, kaya wrestlingin na lang kita. Tapos may sinabi siyang mga halimbawa doon. So, lamang si Harlem sa round 2. Round 3, ang score sa round 3, 7-9 in favor of Harlem. Yes. Ganda sana ng pasok ni Damsa yung simula niya. Yung dinamay mo pa si Cathy, magagalit sa akin yun. Yan, astig yun. Kaso parang nawala ata saglit si Dam, kaya... Buti na sila nung freestyle niya. Ganda sana din kasi ngayon ko lang narinig yung angle na gas boy, sasakyan, bara, ganun-ganyan. Medyo sloppy lang dahil nawala sa bara. Nasalo naman yung ending pero magaan. So, 7 yung ending. Tama. Yung ender nga niya ang gaan. Hindi ganun kaganda. Whereas kay Harlem, 9. Mga barang, yung manok ni San Pedro, dalaw sa St. Peter. Yung rebat pa nga lang niya, solid eh. Yung gas boy, kaya ako flammable. Di ka makaintindi, ano ka, PWD, tsaka yung bara na flow king, anong sinabi ng flow king kung katapat mo fire breather? Yan, mas maraming bara si Harlem para sa akin din. So 7-9, ang final score 73-81. Congrats kay Harlem, props kay Damsa, nice battle. Ludi, ang binoto ko si Harlem. Round 1, tabla sila, all 7. Yes, tabla all 7, para sa kami doon. Nabanggit na yung mga lines, yung mga pronounced lighter, Saddam, Masad, yun, maganda yung ginawa ni Damsa doon. Si Harlem, yun, yung shadow boxing, yung noob saibot, gusto ko yung linya na yun. Na parang kahit medyo tulog pa si Harlem sa round 1, nakikita mo na talagang may parte ng brain niya na gusto talaga maglapag ng punchline doon. Kumbaga, nagbubunong braso kayo, pinagbibigyan ka pa lang ni Harlem. Yun yung parang feeling ko sa round 1. Tapos tabla yun, all 7. Round 2, yun, yung... pinatuloy ni Damsa yung mga rhyme, mga walang Arheim, yung ano ba yun? R na. Basta yung wala daw R na tumatak si Harlem, yun. Natawa ako doon, so yun. 8. Pero si Harlem dito biglang nagising eh, dito sa round 2 eh. Yun, yung simula ng German suplex, yung mga wrestling bars, yung... ano ba to? Hindi ko mabasa. Basta yun yung... ito yung mas... or isa sa pinakamalakas na round ni Harlem, yung round 2. 9-8 yun, pabor kay Harlem. Tapos round 3, ayun, si Damsa medyo freestyle, meron siyang linya doon na yun, yung buhat upuan, big T, siguro yun yung pinakatumatak sa round 3. Pero si Harlem, yung flammable rebuttal niya, parang, yung palang parang nag-set na ng mood para doon sa third round niya na comedic na real talk. Kumbaga kung minsan awkward yung real talk na ano, si Harlem dinadaan niya sa komedya. So, medyo mas digestible siya at medyo less awkward. Para sa akin, 9-8 din yung round 3 kaparas ng round 2. So, 84-77 in favor of Harlem. Congrats Harlem, saludo kay Damsa. Okay. So, ayun yung napakinggan natin yung mga judges. So, at least tumama tayo kay Apok. Kay Apok lang talaga yung naabangan ko mag-judge. So, ayun. Tama naman yung scoring natin doon. Kita naman natin. Natuwa naman ako sa resulta. So, congrats kay Harlem. Advance sa... waiting siya sa semis. I think, sa kabilang bracket. Sa kabilang bracket naman, Unico versus
Zaki. So magandang laban din yun. Pero insights ko dun, Zaki. Dito naman, kay Harlem, di ko pa alam kung sino yung kalaban niya dito sa kabila. So, ayun. Congrats, Harlem. Till next video. Pero pa isang laban dito, yung kay Akata, tsaka Rufian. Rufian ba yun? So, hindi ko sure kung sino yun. Yun. Sana mag-upload na rin ng flip top. Tapos, try natin mag-review din lang sa battle ni, sa paligan ni MZight sa Motus. Tignan natin, wala pa akong makakilala dun eh. So, maganda yun kasi wala akong magiging insights dun. Linya per linya talaga yung magiging basihan natin. So, ayun. Kita ulit tayo sa next vid. Peace out.